Dinala na sa isang dog farm sa Tarlac ang mga asong nasa gate mula sa isang katayan sa San Pedro, Laguna. Nangako rin ang mga otoridad na tutugisin ang mga nasa likod nitong karahasan sa hayop. Balita hatid ni Emil Sumangil, exclusive. Tinalian ng mga nguso, nakagapos sa mga paa at isinilid sa kulungan na parang pang-ibon lang. Mistulang sardinas na nga, wala pang liwanag at sapat na hangin sa kinilalagyan. Ganito inabutan ng mga kagawad ng Animal Kingdom Foundation at San Pedro Laguna Police ang mga asong kanilang nailigtas mula sa isang abandonadong bahay na ginagawa umanong imbakan ng buhay na asong nakatakdang katayin para ibenta sa merkado. So from there, yung mga dog meat trader kinukuha yung aso, doon na rin pinapatay din, itatransfer sa ibang area para katayin. Na-recover pati ang iba pang mga ebidensya na ginagamit para patayin ang aso. Yun yung pamukpok sa ulo na, sir. Okay. Sila tigas to, yung pag sa ulo. Aha. Okay, yung ganun yan, hindi na talaga makakano yung aso. Yes. Yun yan talaga. Pupukpukin nila pagpapatayin na nila. Limang aso ang nailigtas sa abandonadong bahay sa isa pang hiwalay na operasyon. Sa ginagawa rin umanong katayan ng aso sa loob ng sementeryo, hindi rin bababa sa limang aso ang nailigtas. Kabilang narito ang askal na pinangalan ng January. Luwa ang kaliwang mata matapos pukpukin sa ulo para sana katayin na. Pero hindi ito na isa katuparan dahil dumating na ang mga otoridad. Sumailalim sa surgery at ngayon nasa recovery stage na. Dinala ang aso sa dog farm na ito ng Animal Kingdom sa Tarlac kasama ang iba pang asong nasa gip. Nabiguman ng mga kinaukulan na dakpin ang nasa likod ng illegal dog trade. Nagbabala silang may pangil na ngayon ng mga batas na nagbabawal ng pang-aabuso sa mga aso. Meron tayong penalty na umaabot ng 5,000 kada aso sa mga nahulihan. And at the same time, meron tayong National Inspection Code na kung saan kapag nahulihan tayo ng karni ng aso, pwede tayong mapatawan ng parusa ng hanggang 5 hanggang 10 taong pagkakulong. Emil Sumangil, GMA News.